Bistado ang umano illegal na operasyon ng isang kumpanya nag-aalok ng lupa kahit hindi umano lisensyado. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Entrapment operation ho ito. Asan yung kasama nyo? Unang dinakip ng CIDG ang nagpakilalang administrative staff ng isang umano'y developer na si Marife Robinos. Asan yung kasama nyo? Sir Alan? Sunod na inaresto ang office manager na si Alan Fresnido. Sir, tunga mo na. Hindi, tunga mo na. Sunod lang muna kayo sa amin. Ayon sa CIDG, wala raw kaukulang dokumento ang opisinang ito ng isang developer para mag-operate. Meron po ba kayong license to sell? Wala ho. Okay, sir. Kasi iba po yung scope po. Okay, sir. Sa ngayon po, inaaresto po muna namin kayo. Una na raw inireklamo ang developer na ito nang hindi bababa sa 30 investor kahapon makaraang mabigo na i-turn over sa kanila ang mga lote na fully paid na. Wala silang SEC clearance or wala din silang clearance or certification coming from the Department of Human Settlement and Urban Development. 3 beses nagpalit ng pangalan. Karamihan sa mga complainant, mga OFW. Napakasakit po, sir. Unang-una, wala po akong trabaho na hindi na ako nakabalik doon. Tapos dito, mayroon akong mga babayarin. Wala po kaming makitang linaw dahil pumunta po kami doon sa area. Ang naandun po, aso lang po yung guard doon sa pinaka area po nung Mendoza Bill, sa may Springville. Wala pong tao? Wala po. Sir, kako sa kanila, bakit wala pa rin development doon sa subdivision na binayaran namin? Ang sabi naman po, tatapusin lang po itong election kasi medyo magulo. Nananawagan po ako sa inyo na pumunta po kayo rito sa CIDG Cavite po. Nandito po lahat ng mga naglereklamo. Kinasuhan na ng paglabag sa PD 957 o yung Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree at swindling at estafa sina Alan Fresnido at Marife Robinos. Naipit po kami sa sitwasyon kasi appointed employee lang po kami. Wala ho tagang kontrata po yung aming employment. So lahat po ng utos ay nanggagaling naman ho sa pinaka-corporation, sa lahat po ng head. Kami lang po talaga po yung naabutan dun sa opisina. Gusto ko lang din po mailinis yung pangalan namin dahil hindi naman po kami yung mga taong unang kausap nila before. Tapos kami po yung sumalo ng mga problema. Patuloy namin sinisikap na makuna ng panig ang CEO ng kumpanya. Not in the area during that time. So we will be also preparing a case against this Patricio Ajas. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.